humihingi sa atin ng advice o tulong, lalo na yung mga kaibigan natin, mga CPAs, mga lawyers, na bago lang na nagpa-practice sa larangan ng taxation. So, ang objective ko sa araw na to ay i-walk through kayo paano hawakan yung final decision on disputed assessment. Marami tayong gagawing mga ganitong pag-aaral para mapagbigyan natin yung iba at magkaroon sila ng magandang kita pagdating ho sa taxation. So, samahan po ninyo ako sa pag-aaral ho natin ito. Huwag kayong bibitiw kasi maganda po itong ating topic. Final decision on disputed assessment. Sir! Sabi niya nun sa akin. Hello, sir! Anong gagawin ko? Yung kliyente ko naka-receive ng final decision on disputed assessment. Talo ako, sir! Talo ako. Hindi ka talo. Okay? Isa lang yung paraan para lituhin ka o guluhin ka ng mga biro o yung BIR officials. Biro ang tawag natin. So, sa mga hindi pa ho nakakakita ng final decision on disputed assessment, ayan po yung itsura nila. Hindi ho kayo malilito kasi may nakasulat na na final decision on disputed assessment. So, halimbawa ikaw yung tax specialista. Binigay sa'yo yan. First time mo na makakatanggap at makakita ng final decision on disputed assessment. Ano yung unang-unang gagawin mo? Number one, wag kang magpapanik. Kasi pag nagpanik ka, yung kliyente mo, triple o quadruple yung pagpapanik niyan. Kasi wala na siyang alam, yung kasama niya, yung inaasahan niya, wala pa rin alam. O, talagang mahirap dun sa taong yun yung nangyayari sa kanya. Hindi sila sanay na magkaroon ng final decision on disputed assessment. Never kang magpapanik para hindi ka makahawa. Kasi ang pagpapanik, mga ka-taxpayer, kung minamahal, eh contagious disease yan. Tingnan nyo na lang ang nangyari sa South Korea. Nagpanik, o di maraming tao namatay. Nagpanik. So, merong kamatayan na naghihintay sa mga taong nagpapanik. Anong gagawin ko, sir? Simple lang. Katulad ko, first time ko itong na-receive sa isang kliyente. Eh, sabi sa akin, eh, tulungan mo kami, anong gagawin ko? Sabi ko, wala namang problema doon. Magbabayad kayo sa akin. Kailangan nating liwanagin yun. Kasi hindi naman libre ang aking serbisyo. Pwede kong tulungan kayo sa pamamagitan ng YouTube ko. Tax specialista, mag-aral kayo doon. Pero kung gagamitin mo yung oras ko, eh, meron akong mga plano. Bayaran mo ko, okay sa'yo. Okay. So, pag nag-okay na, akin na yung fine form, tinatawag nating FDDA. Yan, hiningi ko. So, pag hingi ko ng FDDA, hindi ako nasisiyahan doon. Akin na yung formal letter of demand. Akin na yung final preliminary assessment notice. Akin na yung notice of discrepancy. So, lahat yan kinuha ko. Pagkatapos kong kunin yan, nilatag ko. Nga nilatag ko. Nandito yung notice of discrepancy. Nandito yung preliminary assessment notice. Nandito yung final assessment notice. And nandoon yung final decision on disputed assessment. So, pagkatapos kong ilatag yan, pinag-compare-compare ko. Trinace back ko, forward, and backward. Ilang beses yun? Forward, backward. Importante yung familiarization. Kasi, unang-una, pumunta ka dun, binigay sa'yo to, eh anong alam mo ron? Eh, kahit ako, hindi ko rin alam. Diba? Alam ko na meron kang problem pero hindi ko pa alam kung paano ko isosolve. So, kailangan kong i-acclimate yung sarili ko para kung isda na galing sa sapa A, pupunta ako sa sapa B, eh kailangan kong magkaiba yung temperatura ng sapa A at saka sa sapa B. Eh di kailangan kong i-acclimate yung sarili ko. So, ganun ang gagawin mo, a-acclimate mo.
familiarization. Pag nasa FDDA, iba ang technique. Pag iba naman, baka mamaya, sir, ginawa ko yung technique mo sa ibang application. Hindi ganun. Ang pinag-uusapan natin dito, FDDA, gagamitin mo sa ibang aplikasyon, di magkakamali ka talaga. Huwag mo akong sisisihin doon. Bakit? Hindi ka sumusunod. So, na-validate natin. Ang pinaka-importante dito is maintindihan mo yung utak nung taong gumawa. Alalahanin mo, ito ipasok mo. Lagi kong sinasabi to kung nakikinig sa akin si Raquel, saka si Joey. Ganito gagawin nyo, mga bossing ko. Hawak mo yung final decision on disputed assessment. Bago sa'yo, hindi mo alam ang gagawin mo. Ang sikreto dito, sir, is i-check mo ano yung nangyari. Ano yung evolution from NOD, PAN, FLD, at FDDA. Okay? And then, mag-concentrate ka dun sa area na pinag-uusapan. For example, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yan. Ang pinag-uusapan dito, income tax. So, ang income tax is merong deficiency tax na 1.1 million. Malaking pera yan. Sa isang taxpayer na hindi naman ganun ang kaalwan ng buhay, malaking pera ang 1.1. Now, yun yung general problem. 1.1 million deficiency income tax. Isang problem na general na income tax. O di, yun na yun. Ang risk, pag mali ang ginawa mo, is patay yung kliyente. 1.1. Ang benefit is the same. 1.1. Ang ganda. Ganun ako ito yung risk mo. Ito yung benefit mo. General yon. Ngayon, titingnan ko ngayon yung details. Yung details is, sinabi na ng BIR. Ano yung details? Letter A, letter F, letter B, letter E, letter C, letter D. O yan yun, anim. So merong 6 scenario na binigay yung BIR. Ang attack dyan is per scenario. Huwag na huwag kang a-attack ng generalized. Bakit? Pag may gera, specific yung area or purpose mo. Ganun yun eh. Kasi kung ang lahat na lang ng fronts sa gera, dadalan mo na sundalo, ano mangyayari? Lahat ng sundalo mo, watak-watak. So, since may gera, anim yung fronts, battlefields, pag sinabing front, doon nagigera, mamili ka nung pinakamadali sa'yo. Okay? Or, ako, ang ginaano ko, ano yung pinakamalaking benefits sa akin? Okay, so dalawa yung options. Pinakamadali, pinakamalaki ang benefits. So dito, makikita mo rito, ano yung pinakamalaking benefits? Ang simple-simple. Ayan, 735,000. Okay. Kasi yung 735,000, pag minuplay mo ng 30% tax rate, mas malaki yan sa tax rate na masisave mo rito, tax due, tsaka dito, tsaka rito. Ihuhuli mo ngayon tong 11,000. Why? 3,000 lang yan. Bakit ko pag i-interesan yung 3,000, pwede ko namang gamitin yung aking panahon. Ang panahon ko, 24 oras lang. Bakit ko uubusin yung panahon ko doon sa 3,000 lang savings? Uubusin ko na yung panahon ko na ang savings ay more than 300,000. Ganun ako tumingin. Talaga. Inuuna ko yung malalaki. Siyempre, cost-benefit analysis ang ginagamit ko. Accountant ako CPA ako
Okay? Now, na-determine ko na yan. Tip to eh, syempre, later on, i-discuss ko sa inyo. So, na-segmentize ko yung problem. Sa anim, na-segmentize ko, A hanggang F, tapos, na-prioritize ko. Ang kinuha ko is yung bigger benefits. Okay, ito muna unahin ko. Tapos ito. Tapos yung ito, 500,000. Ganun ako. Or, ang hirap nito eh. Ang hirap nito, hindi. 30 hours ang gagamitin ko rito. Pero dito, gagamitin ko 1 hour. Unahin ko to. Okay? Mas mabilis. Uhulihin ko ngayon to. Kasi 30 hours ang gagamitin ko. Ganun ang technique pag gusto ho ninyo maging tax specialista. Ang resources ho natin mga tax specialista, time. Napakagaling ng Panginoon dahil binigyan tayo ng 24 oras bawat isa. So, gagamitin mo ng maayos yung 24 hours mo. Now, susunod nating titingnan eh yung value-added tax. Bah, laki ng value-added tax liability, 4 million. Oo. Pero, ayan, 4 million. Pero, mapapansin mo, parehas lang A, oh, may additional, sabi rito, additional taxable sale based on discrepancy on sales. O, parehas ba rito? Yes, ayun oh. Parehas ba ang amount? 735. Parehas ba? Uy, hindi. Hindi parehas, pero parehas yung problem. Undeclared sale. So, check mo ngayon to. Ano, bakit magkaiba? Check mo ngayon yung letter A. For example, pupunta tayo ngayon sa letter A. Sabi niya rito, A daw eh, referring to summary. Pupuntahan ngayon natin yung summary. Ito yung summary. A. Okay? Undeclared sale, ang ginamit daw, third-party information versus schedule of sales. Ang una nyong gagawin is hanapin kung anong ibig sabihin nito at anong ibig sabihin nun. Definitely, yung TPI, ito siya. Yung schedule of sales, ayun siya. So, hindi ka na mag-iisip. So, ang ginawa niya, TPI minus ito, magkakaroon ng difference. Oh, so, meron ng difference. Anong gagawin mo? Gamitin mo yung calculator mo, sir. I-check mo. Huwag kang maniwala na yung kanyang mathematical equation ay tama. Unang-una, may problema tayo sa mga biro. Hindi mga competence yan, sir. Sinasabi ko na sa inyo. Sa 35 taong kong pagkakapalitan ng letter sa kanila, hindi ho sila competent. Okay? Nalulungkot ako sa government natin kasi yung mga nakukuha nilang tao, mga incompetent. At yung mga taong nagtuturo naman sa kanila, eh lalo ng sira ulo. Ang tinuturo ay kagaguhan. So, nakita na natin. Bakit ganon ang computation? Huwag ka matatakot. Dadahan-dahanin mo lang. So, pupunta ka ngayon sa dulo. Uy! Kaya pala 20 million, 22 million minus 1.3 million is 20 million. O dinavalidate mo na. Next. Kaya pala 736,000, minultiply niya ng yung 20 million ng 3.52. Kaya 736. O di, ibig sabihin, yung additional sale dito sa value-added tax at saka yung additional taxable income dito sa income tax, iisa lang ho yung source. Isa lang. So, ano gagawin ko, sir? E di, isa lang din yung isa rin lang yung iyong explanation. So, paano ina-attack to? So, simple lang, sir. Ano yung ginamit niya na weapon? Ang weapon is sale per TPI. O, di yan din yung weapon mo, sale per TPI.
Ang gamit niya, schedule, sales per schedule of sales. Ano ba ibig sabihin ng schedule of sales? Sabi niya rito, submitted summary list of sales and purchases. Yun daw yun. Okay? E di check natin yung dulo. Pag check mo sa dulo, okay, tama. Ayan, oh. Sale per TPI. Pero, andito, sale per Saudi. Saudi. Ayan. So, magkaiba yung narrative. Ang narrative ay submitted summary list of sale and summary list of purchases. Pero, yung schedule na pinepresent ay Saudi. Ang tawag dyan ay dishonest narrative. Pag merong dishonest narrative, yung assessment, void. Diba? Void. Sabi nga ng mga pare, magdasal ka ng 30 abaginoong Maria at 50 ama namin. So, makikita nyo na yung analysis, ma-unearth nyo ngayon yung pagkakamali. Okay? So, hindi ko madi-discuss dito in details paano. Pero, paano gumawa? Napakahaba nun. Ngayon, tuturuan ko kayo ng technique. Wala akong ginagamit kundi yung arsenal ng BIR. Sabi nila rito, sa bandang ibaba. Oh, wala rito yung sa bandang iba. Walang penalty. Kaya importante yung sinasabi ko kanina na kunin ninyo yung formal letter of demand kasi nandoon yung ibang sekreto. Hindi ko mapapresent sa inyo kasi hindi ko kasama rito. Doon ko nahuli na mali yung gawa ng BIR. Kaya yung assessment, zero. Zero talaga. Kung hindi ko ginawa yun, hindi natin masisiro. Since yung susunod natin topic, yung letter B naman, para magkaroon lang kayo ng idea paano hinahawakan, gagawin natin sa mga susunod na panahon. So with that, mga ka-taxpayer ko mahal, please, pakiclick ninyo ang like button para ma-beat natin ang YouTube at ang Facebook algorithm. Salamat kay RB Rai. Nagpadala siya ng 50 cent na anong tawag dito? Stars. At kinakamusta ko si ating kaibigan si Mao. So with that, peace and happiness be with you. Huwag kalimutan yung mga previous videos natin. At huwag kalimutan yung susunod nating lecture. See you in the next video. Thank you very much.